Hi, good evening everyone. My name is Josie of Tarap Pinoy. And tonight for the Dubai Dining Experience segment, andito po tayo sa Rise Me Up Restaurant. Dito lang po sa Burj Dubai area. Actually, ang Rise Me Up ay may mga kapatid po sila. At isa sa mga kapatid ay yung Bibing Kinita na alam kong kilala na po sa Filipino community. Ayan, so gusto nyo na bang tikman kung anong ino-offer ng Rise Me Up? Huwag kayo samahan nyo, kapasok tayo sa loob. Dito kasi ang concept nila ay parang mini, isang maliit na food court. Mini food court po siya. Kaya tignan nyo. Nakaka-excite. Lahat na lang dito na. May pizza sila, bento pizza, may Bibing Kinita, at yung Rise Me Up nga na buffet sila sa halagang 25 dirhams. Makikita nyo, ito yung area at punong-puno po ito ng Filipinos dito sa Dubai. Ayan. So this is the area of Veto Pizza. Ang mga prices is very, very affordable. Kaya tingnan natin mamaya, titikman natin yung pinakamasarap nilang pizza at pinakasalable sa Filipino community. Hi! On this side, nakikita nyo, pamilya ba ito? Oo! Oh, pamilya! Lagi pa kayong kumakain dito? Oo! Oh. Anong favorito nyo? Lanta! 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 Kayo po wala katilalang dito sa area ng Burj Dubai? No! Dumadayo kayo! Sharjah! Akalain nyo, Sharjah pa sila, pero dumadayo sila dito. Ano yung gusto nyo kinakain dito sa area? Rise Me Up! Rise Me Up! Kaya sa mamaya, tikman natin kung talaga bang lasang Pinoy. Itong Rise Me Up. Thank you! Baka ma-discover ako. Yan. And of course, ang Rise Me Up. Ako, naubos na ang kanilang coffee. Kasi naman sa halagang 25 dirhams ito. At talagang, ang sabi nga, masarap talaga ang pagkain ito sa Rise Me Up. Kaya hindi na natin. Kuya, lagi ba kayo dito? Masaya. Lagi ba kayo? Ang favorito niyo dito sa Rise Me Up? Dito ang Bibing Kinita daw. Sige, nag-order si Kuya. Ayan, sige. Ayan, tingnan nyo. Ang daming tao. Kanina pa kami dito, what impressed me most is, labas pa. Ang mga tao dito si Rise Me Up. Kayo. Ayan. So, ngayon naman, kakausapin natin ang marketing manager ng Rise Me Up, si Miss Daisy. Miss Daisy, thank you so much for your warm welcome sa family ng Tatak Pinoy. Ayan. Maraming. At kung makikita nyo, talaga naman, ready na siya sa pagiging matakaw ko. Marami ng pagkain ka agad sa table. Why not? Sige. Miss Daisy. Wow! Ano to? Ayan yung tinatawag. Signature pizza namin. Ng Veto Pizza. Anong... Wow! Ano to? Ba't may ganyan-ganyan? Ano yan? Parang hindi makapag lamang yung iba. Actually, ito nga yung ano namin dito. So, more cheesy siya, number one. Yung bukod dun sa dough niya, talagang malambot siya. Because kasi, ilagay natin yan sa concept ng mga Pilipino. Eh. Ang dough namin, hindi siya 100% flour. Kung hindi meron siyang rice ang flour. Dough, okay, hindi siya 100% flour. May rice flour siya. Rice flour ang gamit ninyo. Yun yung nagpapanatili kung bakit after 3 days, fresh pa rin siya. After 3 days, fresh pa din. Wow! Tapos kung makikita nyo yung toppings ng signature pizza namin, una, vegetables na soap food. Sa mga people na gusto mag-diet and to live healthy, ika nga. Nako! Yan. Huwag niya sa healthy ba ka mo, tsaka gusto mag-diet, may kilala ako. Pangalan niya Rico Cardoniga. Kilala ko rin yan. Kilala mo rin yan. Oo, diet daw ba uusapan? Idol yun, idol. Kailangan lagi kong dalhin dito, ano, para, kasi veggies eh. Ang sasarap, may olives, kahit bell pepper. Yeah. Kahit na veggies siya, hindi mo siya mararamdaman. Ay, alam mo yung pag kumain ka ng vegetables, it's boring. Oo. Ito hindi. You want to dun sa mga hindi mahilig kumain ng veggies, no? Yung medyo boring nga sabi niya pagka veggies ang kinakain. Pero dito makikita niyo sa pizza, masasarapan kayo. Hindi niyo na maiisip na uy, veggies pa rin kinakain ko. Ayan, Miss Daisy. Yung Veto Pizza natin, kailan pa ito? Actually, nag-start lang yan late last year. Almost 4 months na siya. So, bago lang. Under siya ng Rise Me Up,
kama kami sa ganong concept kasi people wanted pizza. Wow. So, ngayon, yung ibang kabayan natin, gusto nilang pizza, gusto nila ng bibingka. So, kinumbine natin. Kinumbine ang gusto ng taong bayan na gusto nila ng bibingka at gusto nila ng pizza. Kinumbine ninyo dito sa Veto Pizza na ito. Yes. And the good thing is, Pilipino yung target market natin, pero mostly yung napupunta rin dito for the Veto is ibang lahi. Magugulat ka nga eh, titikim lang sila, isa lang small. Tapos mamaya babalik ulit, gusto nila, meron pa isa pang small, may takeaway pa. May takeaway pa. Ganon kasarap, ibig sabihin. Yeah. Kagayaan, ang bestseller namin talaga, course, for the Filipinos, gusto natin lagi Hawaiian. Hawaiian, syempre, may iba pa ba? Sige. Yeah. Tapos ibang lahi yan, pepperoni. And okay. Ito mix. Halos lahat talaga, ito yung gusto nila, nire-request. Hindi ko na kasi kaya. Hindi ko na kayang tingnan lang ang pizza. So, yung Hawaiian, kasi ang Hawaiian ay very famous ito sa ating mga Pilipino. I'm a fan of it, actually. Ano oras kayo nag... Since mini food court na concept natin dito, anong oras nagbubukas sa morning? Actually, sa morning, bukas na kami ng 8 o'clock. Meron na rin kami mga breakfast. Gusto nila ng mga tapsilog. Yung mga quick breakfast lang, ready na kami. Ngayon, kung gusto naman talaga nila yung buffet na, 10 o'clock yung nila morning. Tapsilog? Ano pa yung mga silog-silog nyo? Meron kami, tapsilog, silog. Yung mga quick lang. Saan? Dito sa Rise Me Up? Sa Rise Me Up din. Alright! What time yun? 8 o'clock. 8 o'clock. Tapos ang buffet, nag-open kayo na? 10 o'clock. 10 o'clock in the morning. May delivery ba tayo? Oo, may delivery kami within the area ng Borjuman, Dubai. Tapos yung sa may Odd Meta, sa may Karama, kaya pa namin yan so far. Kasi ang naging problema namin is, gusto namin talaga fresh eh. As much as possible, ayaw talaga namin i-deliver. Kasi nga gusto namin fresh yung kakainin ng tao. Instead yung iba, di ba may mga buffet din. Pero ilalagay lang doon, niluto sa ibang lugar. Dito mismo niluluto. Ngayon, kung delivery, medyo nabawasan na yung freshness. Kaya ina-encourage namin yung tao na dito talaga sila. Mm. Actually, meron na rin kaming menu for the week. Ayan! Ito, medyo ano to. Kailangan malaman ninyo. Kasi ngayong gabi, ang meron sila ay... Anong luto ng beef ito? Ito, meron kaming beef kumba. Beef humba. Ito yung medyo matamis, no? Mm-hmm. Tapos meron kaming chicken curry. May chicken curry sila. Meron kaming chicken adobo. Chicken adobo. Meron kaming fish chips. Fish chips. Tapos meron kaming cutting vegetables. Para sa mga mahihilig sa veggies. Okay. Medyo nakubusan na lang kami nung yung seafood spicy. Seafood spicy. Ipinigyan naman yung... Grabe. Paki-focus na lang. Makikita nyo dito. Ang daming, medyo iwanan muna natin yung table. Pero nakita niyo yung pila. Diba? And, naku naman, ngayong gabi, nakita pa natin dito, Giancarlo, he's the champion of the recently concluded, Voice War, na ginanap sa Maharlika. Maharlika Bar. So, siya po, anong inawit mo doon no final night? Broken Vow. Pwede pong pasample? Sample naman dyan! Game. Focus. I let you go, I let you fly. Why do I keep on asking why? I let you go now that I found a way to keep somehow more than a broken vow. Wow! Thank you so much! Ang galing talaga! Kaya naman champion! Giancarlo, palagi ka ba dito sa Rise Me Up? Yeah, lagi ako dito. Anong favorite mong kinakain dito? Kasi mini food court tayo eh. So hindi lang syempre Rise Me Up. Buffet, tapos yung hot drinks nila, tapos yung bibingka as well. Talagang pati yung pizza. Kayo muna pizza din. pa. Ayan, masarap. So kayong mga friends, dito lang ba kayo nakatira around the area? Yeah, so lagi kayo dito talaga. Ayan. Masarap dito, okay dito. Okay dito ha, hindi galing sa mga talagang kumakain dito. Kasi thank you. Bago ako punta sa mga gigs ko, dumadaan ako dito for dinner. For dinner? Okay. Eh, nagpapakabusog ka muna bago ko umawit. Ayan, thank you so much, thank dear. You so thank much you. Ayan, so nakikita naman natin, ang daming tao. Kaka-impress naman, ang dami ng mga Filipino dito nga talaga. Kasi talagang ibig sabihin, katulad nyo nung nakausap namin kanina, Sharjah pa buong pamilya, pero dinadalaw talaga ang area ninyo. May mga ibang branches pa ba kayo?
So far, ito pa lang, pero nagpa-plan kami for expansion. Oo. Tinitingnan pa rin namin yung degree ng ano ng tao. Kasi, misa na kung punta rito talaga, Abu Dhabi, Fujairah pa eh. Abu Dhabi, Fujairah, para lang kumain ng lutong Pinoy. Pagka sobrang miss na siguro nila, at talagang gusto nilang sumaya, punta sila dito. Ang hindi nawawala sa amin dito, yung chicken sisig. Ang chicken sisig ay intact sa mga menu ninyo every night. Yes. Okay. So, ito yung menu natin for the week. Ngayon ay Saturday. Okay. So, Sunday, ito, i-focus natin para makita nila. Okay, para mas ma-excite naman sila at alam nila kung ano pupuntahan at dadatnan nila dito sa isang buong linggo. Ayan. So, ang 25 dirhams na buffet natin, ano yung kasama doon? Actually, meron na sila doon 8 ulam. Okay? 8 ulam? Na gusto nila. Tapos, isang rice. Dalawang option yun. Merong fried rice, may steamed rice. Tapos, meron na rin silang, halimbawa, kung merong pansit or palabok. Then, meron na rin silang dessert. Halimbawa, ganito, maha. Ngayon, maha yung ano natin. So, iba-iba naman yung dessert. Mm, iba yan. Ngayong gabi, ang dessert natin ay maha blanca. Ano pa yung mga siniserve na dessert? Misang buko pandan, mixed fruits, meron kami nung... Kutsara katinidor. Kasi meron... parang tinatawag kasi ako ng curry. Yan. Meron din Parang tinatawag niya ako eh. Ang pangalan ko ay Josie. Ikaw ay si Curry. May leche flan. Kanina nga doon sa isang pamilya, sinigaw pa talaga niya, leche flan! Sabing ganun. Tuloy, na-curious tuloy ako. Akin na lang to ha, wala nang kakain kasi gagamitan ko na ng aking mahiwagang tinidor. So, bukod din doon, actually meron din kami naman dito. Yung ano ba, gusto lang nila is parang mag-coffee lang. Oo. Meron kami ensaymada, meron din kami. Ay, may mini ensaymada kayo. Pwede ba natin pa tayo magpadala ng mini ensaymada para makita naman nung televiewers natin, mga ka-Facebook natin, mga katatak Pinoy, kung ano itsura nitong mini ensaymada natin. Sige, Tsaka ano yung... Ang sarap! Hindi na kaya, binitawan ko na yung microphone kasi... Ang sarap! Yan, curry. Yan talaga yung mismong nasa buffet. Actually, lahat ang nakikita nyo rito from buffet talaga namin kinukaya. Para nun, makita nyo rin siya yung ano. Ang sarap! Nako, mahilig kasi ako sa... Pero napaka-rich niya. May paano to? Like, kasi diba, ito, comes to reality. Yung iba, when it comes to buffet, yes, sasabi nila, papaliitin nila yung presyo. Okay. Pero nakocompromise ang quality. Uh-huh. Kami, dinadaan na lang namin sa hindi bali yung konti lang ang kita namin, basta ang focus namin is repeat customer. Tsaka yung word of mouth. Especially nung last December, okay. We never expect na ganun talaga magiging benta namin. Talaga? Talagang tumaas siya? Oo, dito yung mga, halimbawa may kausap ng ibang store, I will not mention the names. Of course. Yung store malapit sa amin dito, okay siya. Okay. Nakipag-deal na sila. Dasingit, bigla sila nag-cheese ng ano, kasi yung isang organizer, one of the organizer yata or officer nila doon, nakakain dito. Yes, nagpalit sila ng ano. Nang dahil lang sa lasa ng pagkain. Ayan! Ito ang ating mini ensaymada. Tapos pwede mo rin kami bigyan ng bibingga. Yes. Wow! So, meron kaming dalawa siya sa isang box. Merong ubi ensaymada at cheese ensaymada. Ang mga Pilipino ay mahilig sa ensaymada talaga. So, sa lahat ng maihahain na tinapay pa, ensaymada talaga ang napili ng kumpanya ninyo. At mini ensaymada talaga siya. Magkano ang halaga nitong ensaymada? 10 dirhams. Uy! Ladies and gentlemen, for only 10 dirhams, dalawa na po ang ensaymada. May ube. At yung normal na ensaymada, yung cheese ensaymada na sinasabi natin. 10 dirhams lang po dito sa Rise Me Up. So, itong area na to, mas more on Rise Me Up ang pangalan niya. Kasi nga, tatlo ang meron tayo dito. Veto Pizza, Bibingkinita, Rise Me Up. Pero yung pinaka-mother company ay ang Rise Me Up. Okay. So, yung Bibingkinita is under Rise Me Up din siya. At saka yung Vito. At saka yung Vito. Ayan. So, makikita natin ano, yung hinain natin ngayon dito na pizza. Ito ay ang anong size nito? Mga prices niyan, may mga small, medium, large. So pero ito, anong size yeah, ito yung ganyan? Medium to 12. Medium. Okay. Medium usually ang price range depende po sa kukunin ninyong flavor. Ang pinakamababa natin dito ay 30.
30 dirham sa medium. Ang pinaka-expensive natin ay 37, which is ito yung Mighty Meaty Pizza. Okay? So you have margarita, may Hawaiian, pepperoni, black and green olives pizza, vegetable, Mighty Meaty, tuna, Alfredo chicken, Alfredo, loaded vegetable, chicken vegetable, vegetable with feta cheese, and barbecue pizza. So ang dami, ayan. Ang prices po niya, very affordable. At meron siyang small, medium, large. Alright, ayan. Very nice. Iba, ang presyo namin dito, let's say for example, dun sa small namin. Uh-huh. Sa iba, sa amin 10 inch yan. Sa iba, 8 inch lang. Okay, so ang size, it does matter, yes. When it comes to food. Okay, so dito, 10 inches ang small ninyo. Comparing sa ibang pizza, na ang small nila is only 8 inches. So medyo magyabang lang tayo ng konti. Yes. Ang small natin is 10 inches, ang ating medium ay 12. At ang large natin ay, gano'ng kalaki? 14 inches. Wow! Wow! At saka ito, bagong men, kaka-deliver lang. Ito, kaka-deliver lang. Paki-focus. Anong tawag dito? Yan, yung ating spicy squid. Wow, spicy squid. At mukhang kaluluto lang talaga. Ang sarap. Pero kami din pala ang sponsor ng Sinulog Festival. So this coming January 20 at sa kami sponsor kami din ang kanilang official caterer. So it's a big challenge for us kasi imagine last year yung experience ko sa Sinulog Festival, hindi ko imagine na ganun karaming tao. Ngayon we're expecting more kasi marami mga kaibigan ko nagtatanong where is the Sinulog. So siguro kailangan ko mag-double ng manpower. At saka don't forget ha, January 20 po sa Alwasal Stadium ang Sinulog 2017. At maraming pong activities. Isa sa mga aabangan natin syempre ang masasarap na pagkain na ihahain po ng Rise Me Up, Bibing Kinitan, and Veto Pizza. Right? And they will start 8 o'clock in the morning until 8 o'clock po ng gabi. Napakadaming programa, kasali na po doon ang nawala ako kapag may bagong dumarating na pagkain. Ito po ang Bibing Kinitan. Ito Pinoy na Pinoy. Ito yung sinasabi na kahit na hindi Pasko, pag may bibingka ka, parang Pasko pa rin palagi. Ayan, from January to December. Ayan, so meron silang Miss Sinulog at saka kahapon nga ay kakatapos lang ng Visayan Singing Competition. Ayan, ang organizer po, ang partner ko, paki-focus lang kay Mr. Rico Cardoniga. Ayan. So, Mr. Rico, sino ang nag-champion? Ang kaibigan natin sa Filipino Times, si Henry. Ang kinanta, ang inawit? Usahay. Usahay, matudnila. Matudnila. Ayan. So, kakatapos lang ng Visayan Singing Competition. Actually, second year na. Kasi last year lang po nagsimula yon. At kanakan mo. ang first ever champion ng Visayan Singing Competition ay si Miss Madel. Yes, why not? So second year, and I think ang Sinulog ay hindi naman na talaga titigil sa pagbibigay ng grabe, natataranta ako. Nagkakaroon ako ng oo, alam mo yon. Shortness of breath kasi nga ang daming pagkain. Huwag ganyan, Miss Daisy naman eh. Ito naman, huwag mo ko binibigla ng ganun-ganun. Damay-damay na to. Damay-damay na. So, meron pa ba tayo? Ano pa ang food bukod sa, syempre, mga Filipino dishes ang meron tayo talaga dito? Purely eh, nakikita ko, pure Filipino dishes ang siniserve talaga na Rise Me Up. Actually, naman talaga ang concept ng Rise Me Up is for the Filipino. Kung mapapansin nyo yung logo eh, part na rin ang flag natin yan, di ba? Uy, ang logo, ang combination ng colors na yes. Rise Me Up. At saka yung araw na sa ano niya, actually it came from our Philippine flag. Yellow, red, talaga naman Philippine flag ang meron. Yun yung naging 100% siyang naging Filipino cuisine dito. Pero baka ilagyan lang natin ng konti lang na ibang kutahe. Konting twist lang. Oo, kasi nga yung ibang lahi. Pero sa pagay, ang mga ibang lahi dito pa lang sa sisig eh. Ito talaga pinuktahan nila to, hindi kaya ito ang chicken sisig na ito ay hindi nawawala. Nasa menu to everyday ng buffet. Ayan, paki-focus lang. Ayan, sa mga natatakam na dyan, kung hindi pa kayo nagdi-dinner,
punta na ka dito, Burjuman lang. Ang address natin is yung anong exit? Exit 1. Exit 1. In front kami ng Exit 1, Burjuman Metro Station. Burjuman Metro Station, Exit 1. Ladies and gentlemen, anong building to? Kasi paglabas nila, hindi naman kaagad nila makikita eh. Kasi ang tawag nila talaga dito is Alatar Building Office. But kilala rin siya sa Orange Supermarket Building. Orange Supermarket Building. Pwede rin siya sa Alatar. Office Building. Office Building. Actually, katabi siya ng... Max. Max. Beside day-to-day din kami. Beside day-to-day. So, napapagitnaan po siya ng Max at saka ng day-to-day. Pasok lang po kayo doon sa building na yon. Pagpasok nyo, makikita nyo na kaagad ang Rise Me Up, Bibing Kinitan at saka ang Veto Pizza. Ayan, ano pa yung mga dessert natin bukod sa... Meron kami ng, yung sabi ko kanina, buko pandan, leche flan, mixed fruit. Minsan gumagawa rin kami ng biko dito. Biko? Oo. Meron din naman kasi minsan yung sa dessert namin, nababago yan, depende dun sa request. Pag naman may tumawag sa amin, pupunta po kami dyan, we're pack of 30 or 40 people, babaguhin namin yung dessert base doon sa gusto nila. Sa gusto nila. So, pwede kayong tumawag, ha? Actually, kahit din naman sa pagkain eh. Although, meron kaming daily menu, tapos meron gusto mo. Nakakapag-adjust naman. Yes. Depende kung talagang may need talaga at tumawag. Mm-hmm. Hindi naman suplada si Miss Daisy para hindi kayo i-accommodate. Again, Miss Daisy, ano po yung mga na number natin para makatawag sila? So, yung sa mga gusto pong magpa-reserve, gusto magkaroon din mga mini-event para magpa-reserve mga pagkain, 04-388-5758. Ngayon, yung sa pagkain naman po, bibigyan lang nyo kami at least ng 2 days. Halimbawa, gusto nyo pumunta dito, a pack of 20 kayo or 30, i-advance nyo lang po ng 2 days kasi syempre yung ingredients namin talagang fresh doon na yung binibilihan. Hindi kami nag-stack ng marami kagaya ng vegetable. Yung iba, bibili sila ng good for 1 week nila, di ba? Kami hindi. Yung maximum na siguro yung for 2 days namin para sigurado namin fresh ang vegetable at saka yung meat na gagamitin. Wow! Hmm. So talagang hindi basta-basta. Hmm. Healthy talaga ang makakain namin dito sa inyo. Yeah, kasi number one talaga, from the owner of this company, Mr. Ali Shakir, gusto niya talaga number one is quality. Quality yung... Sabi niya, hindi nga daw bali na konti lang yung ma-serve mo dun sa tao, di baling pumila yung tao maghintay, basta yung quality hindi masacrifice. Kaya naman hindi nagsisacrifice at nakikita mo naman talaga ang pila sa buffet ninyo. So yung 25 dirhams, that includes yung sweets nila, dessert, at saka yung drinks. Yes. 25, 10 dishes na yon na mapagpipilian nila. Ayan, ladies and gentlemen, 25 lang po dun sa mga matatakaw, nakatulad ko. Bagay na bagay talaga kayo dito. Pero dun sa mga nagda-diet na partner ko, na si Rico nga, dun siya sa Veto Pizza. So dito, buong pamilya kayo, magbabarkada kayo, kung ano yung gusto nyo, dito nyo makikita sa building na to ng Alatar. Oo, Rise Me Up. Ayan. So, napakasarap naman na actually nakita ko to dahil nga doon sa press conference ng Miss Sinulog 2017. So, nakita ko ng sarap ng mga pagkain nila. So, ngayon, titikman natin lahat dito at ang pinagmamakingan nila na chicken sisig. Ayan. Nako, nakakagigil na po siya. Meron pa ba tayong hindi na ipakilala sa kanila na siniserve natin dito? Yeah, so far kasi sa ano pa yan eh, sa ibang araw yon, kagaya halimbawa ng mga ano namin, yung laing. May laing! Yan, may laing kami. Tapos yung iba din, meron kami yung mga beef adobo or ito talagang, caldereta. Yung curry na to, ang yummy. Ang yummy-yummy ng chicken curry nila. Meron ba kayong mga pampalamig naman dito? Meron kami dyan yung pineapple juice, meron din kami ng iced tea. Ayun, depende kung gusto niyo rin ng frappuccino, meron din kasi meron din kaming mini shop dyan ng coffee. Actually, saan? Doon sa part siya ng Vito, nandoon yung ano, yung ano lang siya, Aroma. It's ano rin namin yung sariling brand lang din namin siya. Uh-huh. Mm. Yung kung gusto niyo halimbawa ng mga hot drinks, meron kaming cappuccino, latte or black coffee, meron kami espresso, hot chocolate. Yung ano naman yung mga ayaw mag coffee, meron din. Meron din, may hot chocolate din kami. Tapos yun nga, sabi ko, meron kami mga frappuccino doon. Kung gusto nyo ng choco or vanilla, meron kami yan. Meron ding halo-halo. Actually, hindi lang nakahabol si halo-halo. Nasaan na si halo-halo? Eh, ipapagawa natin yan. Ipapagawa si halo-halo. Naku, may witness ako madami. Ilang libong followers na Tatak Pinoy ang nakarindig na magpapahanda kami si Daisy ng halo-halo. Kaya aantayin natin yan. Ilan ba gusto nyo? Naku, mamaya bulong ko sa'yo. Pero ang saya talaga na magkaroon tayo. Alam mo yung malaman ng karamihan na may ganito tayo dito sa Dubai. At talagang hindi nagsasacrifice ang quality kasi talagang nakikita mo masarap lahat. Pati yung presyo, katulad nitong mini ensaymada natin. Oh.
8 pirasong mini ensaymada for only 10 dirhams, ladies and gentlemen. Ube at saka cheese na po yan. At ang ating bibingkinitan, oo. Ito ba, at ano yung mga packaging nyo for bibingka, bibingkinitan? May box of 6 kami, box of 12. Well, meron kaming original, cheese max, yung isa dyan is overload. Overload is double lang yung quantity ng salted egg. Tapos, pwede mo siyang i-mix. Sa isang box of 6, meron 36 dirhams lang siya. Box of 6, 36 dirhams. Ang box of 12? Bali, 66 dirhams siya. 66 dirhams siya. So, may cheese flavor, an overload. And original. And original. Yung overload is, dinamihan natin yung salted egg. Ayan, so may mga flavors din ng bibingkinitan. Ang sarap. Ang bibingka nila dito, ang bibingkinitan, pahingi ako ng isa. Ang bibingkinitan, kanina kasi, medyo nanggigil na ako sa bibingkinitan. Tinry ko na siya. At yung sinasabi ko nga na hindi siya nakakasawa. Kasi, ayan oh. Nakikita nyo yan? Ang linam-nam, ang sarap. Ang halap. Yun lang. Yun lang, di ako makapagsalita. Yun lang. Yun lang. Oh, ibukan mo rin yan. Oh, ano? Dali. Ito. Ibukan mo rin yan. Grabe. Grabe itong itsura ng adobong chicken nila. Ang sarap. Grabe. Alam mo kasi, walang rice. Rice. Mm. Sobra. Teka lang ha. Kaya lang, wala akong ano eh. Pagkainan ko yan, akin na rin yan lahat. Grabe naman. Pwede na maglabas ng bago. Grabe, maglalabas. Hindi, mag-try tayo ng konti. Try. Oo. Sige, panahon mo ngayon. Maya ka sa akin. Mmm! Ang classic. Ang sarap. Ang lasa. Talagang hindi nagsasacrifice. Makikita mo pa yung buo-buong pepper. Laurel. Talagang parang lutong bahay. Talaga ang dating natin dito. At saka sabi ko nga sa inyo, andito na ho lahat ng mga hahanapin nyo. Sama nyo buong pamilya nyo, mga barkada nyo. Kahit na mag-coffee-coffee lang kayo right after nyo mag-dinner, meron din dito. Hindi nyo na kailangan lumipat pa. May laman pa. Makaganti din ako sa'yo. Ayan, so, Miss Daisy, again po, sabihin natin sa kanila ang contact number natin at ang delivery po nila, along yung within Burdubay area, pero pwede rin sa Odmeta and Karama. Yes, yung mga malalapit na mga metro station, pwede kami mag-deliver dun kasi yung transpo. Soon enough, magkakaroon din kami talaga ng delivery from other places, pero for the time being, gusto kasi namin talaga may secure yung quality ng pagkain. Ayaw natin yung, oo nga, bumenta tayo, tapos later on, yung customer is, hindi niya na-feel na yung value. Hindi sila babalik. Yung value of money rin, di ba? Hindi lang yung hindi sila babalik, pero kasi pag ikaw bumili ka na isang bagay, gusto mo yung, talagang na-feel mo na worth yung binayad yes. mo eh. So, bakit ka magbabayad ng less quality? So, yun yung minimintay namin. So, ngayon, ang ulit, ang aming telephone number is 04-388-5758. May catering ba? Meron din. Nagbibigay din kami ng mga catering. Yun nga. Pag halimbawa, magsasabi sila sa amin. At yun naman, at least 1 week. At least 1 week? Mm-hmm. Okay. Magkano yung mga suggest ninyo for catering? Or pwede sila magsabi na, eto lang kasi yung kaya namin. Mag-a-adjust ba? Pwede bang mag-adjust ang rice me up? May specific ano talaga kami price. Kaya lang nga, hindi ko na dinidivulge kasi depende yun sa magiging arrangement. Arrangement ninyo. Halimbawa, ito nga lang yung budget nila, ito yung number of people nila, i-adjust namin. Tapos papipiliin namin sila talaga ng menu na talagang sa piling, tingin nila is worth yung pera nila. Worth yung pera nila. So pwede, parang negotiable palagi ang inyong catering serves. Ayan, so isa pa yun, magandang balita yun kasi walang fix eh. Pupwede kayo. Hanapin nyo lang si Miss Daisy po dito sa Rise Me Up. Nako naman, walang problema. Again, Miss Daisy, maraming salamat po sa pagtanggap niyo sa Tatak Pinoy para ma-feature naman natin ang Veto Pizza. Paki-focus lang natin ang mga logo. Veto Pizza, Bibingkinitan, and of course, ang mother company na Rise Me Up. Ayan, paki-focus din doon. Makaganti lang ng konti. Ayan. At may bisita tayo dito. Yan, ang communications ng League of Gentlemen ng Dubai, si Mr. Tom. Director siya ng Bayanihan Festival Event and of course, Philippine Independence Day. Ayan, very good, of course. Ayan, so ladies and gentlemen, thank you so much for watching. And again, this is Josie of Tatak Pinoy. Don't forget to like our page, Tatak Pinoy sa UAE. Maraming salamat. Bye!
Salamat din sa Tatak Pinoy sa pagpasyal nyo dito sa Rise Me Up. Welcome kayo lagi dito. Welcome! Thank you so much!